sa mga balitang mayroong pag-asa. Kauna-unang Master Guide Assembly ng Cavite Mission, dinaluhan ng Pathfinders mula sa Areas 2 and 3. Master Guide Convention sa Bulacan, matagumpay na naidaos sa pangunguna ng Central Luzon Conference, Youth Ministries and Education Department. 300 Adventistang kabataan, masayang naging bahagi ng kauna-unahang Discipleship Youth Camp sa North Philippine Union Conference Territory. Youth Fellowship and Friendship Banquet, nagpatibay sa samahan at pagkakaibigan ng mga kabataan sa Central Quezon 2 District. Dapat School Teachers at Personal Ministry Leaders ng Central Quezon 2 and Sarayaya Districts, sumailalim sa Basic Level Facilitators Training. 36th anibersaryo, ipinagdiwang ng Santa Lucia Seventh-day Adventist Church. Hashtag Healthy Pangasinan Campaign, inilunsad ng Northern Luzon Adventist Hospital sa bagong pamamahala ng Adventist Medical Center Manila. Stewardship Gift Giving, isinagawa ng mga Adventista sa isang sitio sa Barangay San Jose, Caba, La Union. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang magatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Idinaos ng Cavite Mission ang kauna-unahang Master Guide Assembly Camp sa kasaysayan ng teritoryo nito. Sa pangunguna ng Youth Ministries Department, ang kaganapan ay naging kapaki-pakinabang sa mga kabataang Master Guide and Pathfinder trainees na dumulo mula sa Adventist schools and churches sa Areas 2 and 3 ng nasabing misyon. Alamin ang kahalagahan ng makasaysayang pagtitipong ito sa Balitang May Pag-asa ni Dominic Perico. Magkatuwang na pinangunahan ng Central Luzon Conference Adventist Youth Ministries and Education Departments ang Master Guide Convention na ginanap sa Santa Maria, Bulacan. Doon ay binigyang diin at importansya ang paglalakip ng Pathfindering and Master Guide Programs sa pagtuturo sa mga Adventistang paaralan sa CLC. Ang iba pang detalye sa nasabing convention, Balitang May Pag-asa ni Jenica Rombawan. Sa pagbabalik ng face-to-face gathering, isinasagawa ng Central Luzon Conference of Seventh-day Adventists o ang CLC Youth Department kasama ang Education Department ang Master Guide Convention na ginaganap dito sa Bulacan. Ang Master Guide Convention ay may temang reunite,
reignite, reaccent, at may layuning magsama-sama ang Master Guides at Master Guide Trainees na nasasakupan ng komprehensya upang maibaba at malaman ang pagbabago sa kurikulum mula sa General Conference ng Seventh-day Adventist. Kasama rito ang mga kaguruan ng komprehensya upang suportahan at ibahagi ang kahalagahan ng Master Guide sa larangan ng pagtuturo. Layunin ng convention na ito ay para akayin yung ating pong mga manggagawa, mga pastors, mga leader na Master Guide sa church base at mga teachers sa school base sa pathfinding para magkaisa sa pagsasagawa ng pag-train ng mga kabataan. Ang Master Guide convention na ito ay tumutugon sa panawagan sa mataas na calling sa lahat ng mga kaguruan to call all people to become disciples of Jesus Christ. So, alam natin yung mga bata natin sa ating pangangalaga na pinagkatiwala sa atin upang i-disciple natin. At ang laki ng role ng mga Master Guide sa ating mga schools. Isinabay rin sa programa ang Master Guide Investiture kung saan 11 individual ang matagumpay na na-invest. Masiglang hinarap ng mga trainees ang Shackle Challenges upang sila ay maging ganap na Master Guides. Samantala, mataas naman ang inaasahan ng North Philippine Union Youth Department na magiging matagumpay ang leadership trainings na ginagawa ng CLC at mabilis na maibababa ito sa lokal na simbahan upang maabot ang tunguhin na discipleship. Yes, I expect highly because it's Central Soc Conference, one of the biggest conferences in the world. We expect that we can mobilize all the Master Guides in the territory of Central Soc Conference. Not only to mobilize, to reactivate and reignite the commitment of our Master Guides, even though they are teachers, pastors, youth leaders in our local churches. I came here and I saw that all Master Guides are working together unitedly, and they are very sincere and very faithful and they are very helpful, I can see. And they want to, you know, reach their goal. And all the Master Guides, the training, many people came, they just learning many things. And I will say, this kind of program we need more. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Jenny Carombaon, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. 300 Adventist ng kabataan ang masayang naging bahagi ng kauna-unahang Youth Discipleship Camp sa North Philippine Union Conference Territory ngayong taon. Ito ay ginanap sa Palawan Adventist Academy sa pangunguna ng Palawan Mission at NPUC Adventist Youth Ministries Department. Tungayan kung paanong ang nasabing camp ay naging biyaya at pagpapala sa buhay ng mga kabataang dumalo sa balitang may pag-asa ni Novelet Escarcha. Matapos ang mahigit 2 taong pandemya, muling nagsama-sama ang mga kabataan ng South Palawan sa isang masaya, matagumpay at makabuluhang discipleship youth camp na ginanap sa Palawan Adventist Academy. Mahigit kumulang 300 mga bagong kaanib ng iglesia ng mga kabataan kasama ng mga district pastors at AY leaders ng 7 distrito ng South Palawan ang naging delegado sa ginanap na youth camp. Sa pangunguna ng Youth Director ng Palawan Mission na si Pastor Jonathan Cordial, ang mga kabataang ito ay sama-samang natuto sa mga lektura patungkol sa personal na pananampalataya, panalangin, at kung paano mapapalago ang kanilang buhay Kristiyano. Sa kadahilanan na tayo po ay nahaharap na sa isang hamon ng discipleship, ay nakita natin ang importansya ng kabataan para manatili sa ating pong iglesia. Unang-una, dahilan sa sila po ay kinakailangan magkaroon ng kaalaman paano nating gawing epektibo sa araw-araw nilang buhay. Lumago sila, hindi lamang sa kaalaman, kundi sila po ay magkaroon ng activities na sila'y mamunga at sila po ay mag-produce ng mga disipulong katulad nila. Si Pastor Dave Morado naman, NPUC Youth Director, ang naging punong tagapagsalita ng Divine Worship umaga ng Sabat. Nagsagawa ng banal na bautismo pagsapit ng hapon at 10 mga nagpasakop ng kanilang mga buhay kay Kristo. We pray for this success of this first discipleship camp dito po sa Area 2 ng Palawan. Pinupuri natin ang Diyos
Una sa Panginoon, pangalawa sa leadership ng ating youth department sa pangunan ni Pastor Jonathan Cordial at ang mga district pastors, ang 7 district na sumuporta dito. Pinupuri natin ang Diyos sapagkat tunay na kapag ka ang mga kabataan ay nagpagamit sa Panginoon ay walang imposible. Bukod sa mga lektura, nagkaroon rin ng mga aktibidades upang lumago hindi lang espiritual kundi maging ang emosyonal, pisikal at mental na aspeto ng bawat isa. Ayon sa mga survey, maraming mga kabataan ang pumapasok sa iglesia ngunit mas marami ang mga nawawala at lumalabas. Kaya nga layunin ng camp na ito na maunawaan ng mga delegado kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon at kanilang mapagtanto na ang mga kabataan ay may napakalaking tungkulin sa paggawa para sa gawain ng Panginoon. Napakaganda experience ng discipleship na ito. Maski ako bilang facilitator ay maraming natutunan at I really praise God na sa pamamagitan nito ay lumalago sa pananampalataya. Sabi nga ng isang author, "With such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world." Mula rito sa Palawan Adventist Academy, ako si Novelette Escarcha para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nagsama-sama sa pagsamba ang mga Adventistang kabataan sa Central Quezon 2 District sa kanilang idinaos na Youth Fellowship sa Chaong Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang maghapong pagtitipon ay nagbigay sigla sa kanilang pananampalataya at samahan na lalo pang tumibay nang sila ay maging bahagi ng Friendship Banquet na ginanap kasunod ng nasabing fellowship. Si Mark De Los Reyes ang may hatid ng Balitang May Pag-asa. Matagumpay na naidaos ang Youth Fellowship at Friendship Banquet ng mga kabataan mula sa Central Quezon 2 District na may temang pag-ibig na kaya. Ang fellowship ng mga kabataan ito ay ginanap sa Chaong SDA Church at dito ay nakarinig sila ng napakagandang mga mensahe patungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob nila Sister Princess Arniel Cueto at Brother Glenn Joshua Chosan. Nagkaroon ng ilang session kagaya na lang ng Fixing a Broken Heart kung saan masiglang nakibahagi at nagbahagi ng kani-kanilang mga karanasan ang bawat kabataan. Pinakita din ng mga kabataan ang kanilang papuri at pagsamba sa pamamagitan ng Congregational Musical Offering. Pagkatapos ng Sabbath worship at programa sa hapon, ay nagtungo ang mga kabataan sa Woodburn Garden and Farm kung saan ginanap ang Friendship Banquet. Bukod dito, ay nakarinig din ang mga kabataan ng isang mensahe mula sa Panginoon na ipinagkaloob ni Pastor Hans John McCollum. Ayaw mo kayo in love sa gabi pong ito? Dito ay nagkakilakilanlan ang mga kabataan ng nasabing distrito at ipinakita ang kanilang pagkakaisa sa mga aktibidad na ikauunlad ng kanilang mga espiritual na kalagayan bilang anak ng ating Panginoon. Dahil sa pagtulungan ng mga kabataan ito at sa gabay ng ating Panginoon, ay naging matagumpay at maayos ang daloy ng programang ito. Tiyak na nag-iwan ito ng masasayang karanasan sa mga kabataan na nakiisa sa ating programa. Pag-ibig na kaya? Pag-ibig na! Naghahatid ng Balitang May Pag-asa, Mark Samuel De Los Reyes para sa Hope Channel News Today. Sumailalim sa Basic Level Facilitators Equipping Program ang mga church elder, Sabbath School teacher at personal ministries leaders mula sa Central Quezon 2 at Sariaya Districts. Ang nasabing training ay pinangunahan ng South Central Luzon Conference at nagdulot ng mga kaalaman at kasanayang makakatulong sa kanilang pagsamba at paglilingkod sa loob ng simbahan. Si Marjorie Valdez para sa Balitang May Pag-asa.
ginanap ng seminar ng Facilitator Equipping Program Basic Level under ng North Philippine Union Conference and Sabbath School ang Personal Ministry through South Central Luzon Conference sa Malabanban, Norte Candelaria, Quezon sa pangunguna ni Pastor Santi Iranista, Sabbath School and PM Director ng South Central Luzon Conference. Magkakasamang dumalo ang Central Quezon 2 District at Sariaya District sa naturang seminar na dinaluhan ng 32 katao upang mabigyan ng tama o akmang gawi at pamamaraan ng pananalita ng mga mananampalataya na handang maglingkod sa Panginoong Diyos. Layunin ng programa na mas masangkapan ng mga pamaraan ang Sabbath School leaders, teachers, and personal ministry para sa makabuluhang paglilingkod at pagiging responsible leadership. Napakasaya po natin, napakasaya nila sapagkat sa kanilang buong buhay ng karanasan sa iglesia ay napakadalang tumanggap ng ganitong certification. Sila ay maligaya naman nangako at nagtalaga sa Panginoon na sila ay maglilingkod. Nagkaroon ng talakayan ang bawat grupo kung paano na isagawa ang aktwal na paglilingkod sa Sabbath School, na ang pinakaakma o pagsamba sa bahay-sambahan ay let's hear, let's talk, let's sing, let's do, upang maisabuhay ang kalooban ng Panginoong Jesus. Idiniin sa mga Sabbath School teacher na ituro sa klase ang mabuting pag-uugali upang maging ehemplo sa bawat klase, tulad ng spirit of compatibility, love, faithfulness, courage, patience, enthusiasm, sympathy, reverence, prayer, discernment, thankfulness, kind-heartedness, and punctuality. Ito po'y nakapagdulot ng mas malalim na pagkaunawa kung paano i-handle hindi lamang ang Sabbath School, kundi ang buong iglesia sa kabuuan. Dahil kumpleto po talaga ang mga impormasyon na aming tinanggap. Sa Sabbath School, talaga pala ito ang puso ng iglesia na kailangan nating pagtuunan ng pansin at napakaraming mga programa upang makawin tayo ng soul para sa ating Panginoon. Matapos ang maghapong training, tumanggap ng citation o certificate of completion ang mga nagsidalo sa naturang seminar. Kalakip nito ay aming may isagawa at madadagdagan ang aming kaalaman sa larangan ng Sabbath School. Nagkaroon po kami ng tinatawag na examination at kami po ay nagkaroon ng kagalakan sapagkat nakita namin doon ang dagdag na kaalaman sa pagiging Sabbath School teacher. Layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Marjorie Fea S. Valdez, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Ipinagdiriwang ng Santa Lucia Seventh-day Adventist Church sa Nagcarlan, Laguna ang kanilang 36 na anibersaryo. Sa kanilang selebrasyon ay kanilang ibinabalik sa Panginoon ang lahat ng papuri't pasasalamat sa kanyang pangunguna sa kanilang simbahan na nagsimula lamang noon ng may 6 na miyembro. Ang masasayang pagbati at dalangin sa kanilang anniversary program, Balitang May Pag-asa ni Harold Gabrielo. Masaya at sama-sama ang pinagdiwa ng Santa Lucia SDA Church ang kanilang 36th Church Anniversary sa pangunguna nila Elder Eugenio Gabrielo at Leia Arisga. Sinuportahan din naman ito ng District Pastor Tail Barnedo, kasama ang mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng Upper Laguna District. Tunay na naging masaya at pagmamahala na naramdaman ng mga kapatiran. Ang pagpapala at kasaganaan ng Panginoon ay siyang naramdaman at puspos ang pasasalamat dahil sa biyaya nilang natanggap. Congratulations po sa Iglesia ng Santa Lucia sa kanyang celebration ng 36 years anniversary. Aking wish sa Iglesia ito na patuloy po kayo na magsigasig sa pananampalataya kasi talaga ito po talaga ang ating hugutan. Lalo po mamakas ang ating pagkaanak sa Panginoon. Alam niyo po kami mga kapatid, mga kaibigan ay natutuwa na umabot ang Santa Lucia sa ika-36 na foundation niya. Ang Santa Lucia ay nag-isa sa isang humble beginning. Anim lang na mga tao ang nag-umpisa nito at talaga po sa tulong ng Panginoon ay nagpapatuloy pati po ang kanyang gawain dito sa lugar ng Santa Lucia. Tayo
nagpapasalamat sa Panginoon na sa loob ng 36 years ay kanyang ginawang mapalad ang Iglesia ng Santa Lucia na ito ay naging mabunga, sila ay naging kabahagi ng gawain ng paglilingkod. At sa kasalukuyan ay panalangin natin na magkaroon ng anak ang Iglesia ito doon sa lugar ng Kalumpang upang makita ang kabuuan ng kagalakan na meron tayong may tayong panibagong iglesia sa tulong ng Panginoon sa gawain dito sa Iglesia ng Santa Lucia. Layuning maghati ng balitang may dalang pag-asa mula sa distrito ng Upper Laguna, ako si Hera Gabrielo, nag-uulat sa Hope Today NBUC News. Inilunsad ng Northern Luzon Adventist Hospital ang hashtag Healthy Pangasinan Campaign sa pamamahala ng Adventist Medical Center Manila. Ang nasabing kampanya ay naglalayong maghatid ng mga programang pangkalusugan sa mga komunidad sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ang kabuuang detalye tungkol yan, balitang may pag-asa ni Mike Daniel Subala. Ang sektor ng kalusugan ay isa sa mga tiniyak na prioridad ng Pilipinas pagkatapos nitong dumaan sa pandemya. Kaya nga, hashtag Healthy Pangasinan ang panukalang nais yakapin ng Northern Luzon Adventist Hospital sa layunin nitong mas mapagting ang paglilingkod sa pamamagitan ng serbisyong medikal dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dinaluhan ng mga local government leaders, ilan pang mga ahensya at maging ng mga constituents ang paglulunsad ng hashtag Healthy Pangasinan ng Northern Luzon Adventist Hospital, katuwang ang Adventist Medical Center Manila. Napakaswerte ho ng mga karatig bayan at lalong-lalo na ang bayan ng Sison dahil nandito na ho sa ating bayan ng Sison ang Northern Luzon Adventist Hospital. Kaya naman ang ating Governor Ramon Monmondico III ay tuwang-tuwa. Kami po ay nagagalak na dito inumpisan ng North Luzon Adventist Hospital ang kinilang launching ng Healthy Pangasinan, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Sison. It complements the advocacy of our Municipal Mayor Danny C. Uy, which always give much premium to health. Lubos na ikinatuwa ng Department of Health ang panukala ng ENLA. So this is the first time actually na isang private hospital na nag-initiate nitong movement na to support also yung trust ng government, Department of Health sa aming Healthy Pilipinas. Makaka-assure po ng Regional Health Office ng Ilocos ay magbibigay ng suporta. Sinasabing ang pakikipag-ugnayan sa mga leaders para sa malusog at masayang komunidad sa Pangasinan ang pinakalayunin ng nasabing programa. The beginning and end ng Healthy Pangasinan is about Jesus Christ. Dito sa atin, pag nakita niyo po, Healthy Pangasinan is composed of a theme which is building healthy communities. Kanina, in-emphasize sa ating presidente na when we do build healthy communities, it's not on the strength ng mga physicians, but rather, i-refer natin lahat kay Jesus Christ, who is the great healer. S-H-I-N-E, sharing Him in neighborhoods everywhere. At yung Him na yun, si Jesus Christ, siya ang hope, siya ang health, and siya yung happiness. Ibig sabihin, ang Northern Luzon Adventist Hospital ay narito para sa mission na may share namin ang hope, health, and happiness everywhere. Itinuturing ng paglulunsad ay tugon ng ENLA sa mas mataas na antas ng paglilingkod. We'll be more visible to the barangays, the communities. We will be conducting more medical missions if it need. Not only the medical missions, we will also be spiritually enlightening them through our health teachings. Ang ating gawain sa pangaral ng Ebanghelyo ay mas matagumpay because we have the right arm of the gospel, the health ministry that will eradicate prejudices. Sa makatuwid, ang hashtag Healthy Pangasinan ay silakbo ng marubdob na pagnanais ng ENLA na dalhin ng pag-asa ng kaligtasan sa bawat komunidad sa nasabing lalawigan sa pamamagitan ng serbisyong medikal. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Mike Daniel Subala. Ito ang Hope Today. Mga residente ng Sitio Canubat sa Barangay San Jose, Cabala Union ang pinaglingkuran ng mga Adventista sa isinagawang stewardship gift-giving program doon.
Ang mga ipinamahaging regalong grocery goods ay naghatid ng saya at pag-asa sa nasa 20 pamilya ng nasabing sitio. Si Sam Hilivano para sa Balitang May Pag-asa. Maging daluyan ng pagpapala, ganyan may tuturing ang naganap na gift-giving sa Sitio Canubat, Barangay San Jose, Cabala Union, matapos gamitin ng Panginoon ang ilan nating mga kapatid na makapaglingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga biyaya. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako ay binigyan niya ng pagkakataon na makatulong sa ibang tao. Gusto ko na ipamuhay rin kung ano ang ikinabuhay ng ating Panginoong Jesus nung siya'y naririto. Yan ay kumbaga ay kung tayo ay mahal natin si Jesus, mamahalin din natin ang ibang tao. So tayo ay isang steward lang niya. So kung tayo binigyan ng pagpapala, bibigyan din natin ng pagpapala ang ibang tao. Kumbaga ang sabi sa Bible ay be a cheerful giver. Maraming salamat yung binigay nyo sa amin biyaya dito sa Sitio Canubat. Marami nang natutulong dito yung sa amin dito yung sa Batista Religion. Maraming salamat yung binigay nyo sa amin. Ngayon lang nakatikim kami ng ganun. Ang nasabing programa ay dinaluhan at masayang pinamunuan ng butihing direktor ng Stewardship Department ng NLM na siyang nagmungkahi na mas paigtingin pa ang mga ganitong gawain. Ito ay isang gawain ng bilang katiwala na sinabi ng Panginoong Diyos na hindi lang tayo ay get, kundi tayo ay talagang give. Kaya bilang isang katiwala ng Panginoon, ay hinihikayat ko ng bawat isa na tayo ay magbigay at magbigay dahil ito ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Ang mga ganitong karanasan ay siyang patunay lamang na mas dumadami pa ang mga tapat na katiwala ng ating Panginoon. Kaya naman, naway ito'y magsilbing inspirasyon at paalala sa atin sa tungkulin natin bilang mga katiwala. Layunin ni maghatid ng Balitang May Pag-asa, Sam Hilivano para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako po si Kyle Lawrence Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.